up, man. Hi guys, welcome back for another vlog. If you're new here, I am Mommy Claire and I am a stay-at-home mom of one to that makulit na baby at my back. So, we're here in Quezon City. Pinapavet lang namin si Pepper, yung schnauzer namin. Meron lang kailangan i-operate sa kanya. Say hi, baby. So, habang nag-aantay kami dito, that's that. Nandito lang kami sa parking and katapat lang yung clinic. And ayun, nakikita namin dito kung paano yung pag-operate na ginagawa kay Pepper. So, for today's video, ang pag-uusapan natin is yung mga toddler milestones ng mga 2 years old kagaya ni Caitlin. So, yun yung mga i-share ko sa inyo for today. So, una sa lahat na i-share ko sa inyo, totoo ang kasabihan na terrible too. Totoo siya, mga mommies. Totoo talaga yung kasabihan, terrible too. Akala ko nung una, joke time lang yon. Akala ko nung una, napipigilan yung mga ganong bagay. Pero hindi pala, mga mommies. Nangyayari pala talaga yung kalikutan ng bata at the age of 2. Doon siya nag-i-start. Anak, what are you doing? Kagaya na lang niya, nag-aantay kami. Sabi ko, wag siyang makulit. Pero look at that, nagkakalkal. Parang batang paslit. Wala pang ano, chinelas. Hi! Hi, Caitlin! You look at mommy. Baka masaktan ka dyan. So, pag meron siyang gustong gawing mga bagay, talagang hindi mo siya mapipigilan kahit yung ano, yung tipong lahat na lang ng bagay, aakyatin niya. Yung mga upuan sa lamesa. Yung upuan, umaakyat siya doon. Tapos, aakyatin niya pa yung lamesa. Ganon siya kalikot. Tapos merong one time, yung sa vanity table namin, sa cabinet, mataas kasi yun. So, gusto niyang umupo dun sa part na yun. Ang ginawa niya, naglagay siya ng mga unan sa lapag, tapos yun yung ginamit niyang paakyat. Nakaupo siya dun sa table ng ano namin, ng cabinet namin. Kaya yung mga bata na kagaya ni Kate, na ganito ka-hyper, dapat talaga binabantayan nyo sila, mga mommies, kasi baka mauntog, yung mga ganong bagay ba, hindi natin masasabi kasi mabilis ang aksidente at hindi natin alam kung kailan mangyayari yon. Kaya as much as possible, kailangan talaga babantayan natin silang maigi. Kung pwede lang hindi malingat, gagawin natin. Kaya minsan ako, ang ginagawa ko kapag kami kailangan akong gawin, nakakatulong din talaga yung screen time sa baby, yung pag-YouTube, kahit saglit na oras, matahimik lang para makakilos tayo ng mga gagawin natin. Pero syempre, kahit na nanonood sila, kahit tingin natin tahimik sila, kailangan babantayan pa rin natin, sisilip-silipin pa rin natin, kasi hindi rin natin masasabi, hindi natin sure kung oh! Laglag ikaw? Hindi natin sure kung ano yung tumatakbo sa isip ng mga bata, baka mamaya nanonood nga sila, pero may mga sinusubo na pala, mga ganong bagay. So, yun, nasa kung sobrang likot din ang anak mo ngayon, kagaya nitong batang to, it's okay, mommies. Lalagpas din yan, lilipas din yan. Sa ngayon, ang kailangan natin gawin, intindihin lang sila. Pero ako kasi, may time talaga na napapagalitan ko siya. Pero sobrang nakaka-guilty kasi kapag ka ganun. Mga moms, yung sobrang likot nga ng mga anak ninyo, pabayaan nyo lang. Kasi ako talaga may time ako na hinahayaan ko si Kate kung anong gusto niyang gawin. Hinahayaan ko siyang mag-explore dyan. Basta aantabayanan nyo lang yung mga anak ninyo na huwag mauuntog. Yun yung pinaka-importante sa akin. Huwag lang mauntog yung bata kasi iba na sa ulo lahat ng nerves. So, pagka napasama ng untog yan or nabagok yung mga anak ninyo, medyo ibang usapan na yun. Kaya, yun, babantayan nyo lang din mabuti yung mga anak ninyo. Pangalawa,
na milestone ni Kate, alam niya na yung ayaw niya at yung gusto niya. Kapag ayaw niya, hindi mo talaga siya mapipilit. Kapag gusto niya, hindi mo rin siya mapipigil. Ganon siya. Yun. Pangatlo, marunong na siya magsabi ng sorry. Unlike dati. So si Kate, siya yung tipong bata na alam niyang, pag alam niyang nakagawa siya ng mali, talagang nagsusorry siya. Pero minsan nire-remind ko din siya para alam niya yung mga bagay na pagka ganitong sobrang likot niya na ganyan, dapat magsusorry siya. Yung mga ganong bagay para alam niya yung mga factor na, or yung mga reason kung bakit dapat magsorry. Minsan naman may time siya na bigla siya nagsusorry kahit hindi naman dapat magsorry. So, ina-explain ko din yun sa kanya na dapat hindi siya nagsusorry sa mga ganitong bagay, yung mga ganun ba. Ayoko kasing lumaki siyang tipo na lahat na lang kailangan niya na ipag-sorry. Ayoko ng ganun tipo. Ayoko ng ganung bagay na kung ano lang yung dapat ipag-sorry, yun lang yung dapat ipag-sorry. That's just my point of view, mga mommies. Yun, ayoko lumaki si Kate na ganun. Next, si Kate, alam niya na kung paano magsabi ng I love you. Minsan, ano siya, out of the blue, bigla siya nagsasabi sa amin ng dada niya na I love you, mommy, I love you, dada. Yung mga ganong bagay. So, yun, nakakatuwa lang na alam niya na yung mga ganong bagay. Sobrang sweet niya. Pagka yung tipong inaantok na siya or gusto niya lang niya, gusto lang niya ng cuddle time. Ayun, bigla siya nagsasabi sa amin ng I love you ng dada niya. Tapos, connected din dun yung sunod na sasabihin ko sa inyong milestone ni Kate. So, si Kate, siya yung batang alam niya na yung family, kung ano ibig sabihin ng family. Lagi niya sinasabi, mami, dada, kitin, it's a family. Yung mga ganong bagay. So, alam niya na. Alam niya na kung ano yung family. Alam niya na yung members ng family. Siguro kasi nakikita din niya sa napapanood niya pag minsan hinahayaan ko siyang manood. Yun. Kaya siguro nalaman din niya kung ano yung meaning ng family. Kasi hindi ko naman pa naituturo sa kanya yung mga ganong bagay. As inagulat na lang kami isang beses ng dada niya. Bigla siya nagsabi nga na ganon, dada, mami, kitin, it's a family. Yung mga ganon. Tapos minsan nagsasabi siya, family time. Yung mga ganon. Kaya ginagawa namin, after namin mag-dinner, so mag-half-bath na kaming lahat. Tapos magtitina kami ng dada niya. Tapos isa-set up na namin yung Netflix. So yun, ibig sabihin na nun, family time na kami bago matulog. Alam niya na yung ganong bagay. Kumbaga, binibigyan namin siya ng routine para alam niya yung mga ginagawa sa every... Kumbaga, ayun, binibigyan namin siya ng everyday routine. So next mga mami, sa napansin ko kay Kate, madali siyang makamemorize ng mga nursery rhymes. Kahit, kasi kapag ka nanonood siya, hindi niya sinasabayan ng kanta. Tapos after niyang manood, doon niya kakantahin lahat ng mga napanood niya. Tapos kabisado niya na halos lahat ng mga nursery rhymes. Pero mga mami, hindi ko hinahayaan si Kate na manood ng sobrang tagal ha. Binibigyan ko lang din siya ng oras kasi ayoko masira yung eyes niya. Kasi mga mommies, yung screen time, nakaka-delay din yan ng speech ng baby ninyo. Yun yung isang tip na maibibigay ko sa inyo. Kausapin nyo palagi yung baby ninyo. Try nyo makipag-communicate lagi sa mga baby ninyo. Tapos huwag nyong ibe-baby talk. Never ever do that. Huwag ninyong ibe-baby talk yung mga babies ninyo. For example, halimbawa, you say, we're going to eat. Sabihin nyo, we're going to eat. You need to drink. Yung mga ganong bagay. Mommy. Yes, baby. Mommy. Oh. That's pepper? So, yun. Huwag ninyo sasabihin, am-am na, mamam na. Huwag ganon. Kasi nakaka-delay ng speech ng baby yun. Marami ng mga mommies na nakapagpatunay nun, mga moms. Kaya huwag ninyong mamasamain yung sinabi ko. Tapos, next na, ma-share ko sa inyo na na-observe ko kay Caitlin. Yun nga, aside sa nakakapag-memorize siya, creative din siyang bata. Kagaya nung kaninang sinabi ko na naglagay siya ng mga unan para makaakyat siya sa table. Ganon, creative siya. Kumbaga, kung ano-ano na yung pumapasok sa isip niya na ginagawa niya, halimbawa, mga mapaparaan na bagay para maabot niya yung gusto niyang kunin or yung mga ganong bagay ba. Tsaka, mahilig din siya sa ano, mahilig siya mag-paint, mahilig siya mag-color. And mahilig pa rin siya magbasa ng books kasi sinanay ko siya magbasa ng books nung baby pa lang siya.
Pepper. Hi. Oh, matamlay pa si Pepper. May anesthesia pa siya. So yun, pauwi na kami tapos yung operation ni Pepper. And yun nga, yung next na na-observe ko kay Caitlin, marunong na siya makipag-communicate talaga. Nakakabuo na siya ng sentence. Maiintindihan mo na yung gusto niyang sabihin. Meron siyang nire-request. Maiintindihan mo na hindi kagaya dati na konti lang talaga yung words na alam niya. Ngayon parang halos lahat na ng words alam na niyang sabihin. Tapos, alam niya na kung kailan dapat magsabi ng help. Marunong na siya magsabi ng help. Help me, ganyan. Alam niya na yung mga ganong bagay. Tapos, marunong na rin siyang magsabi ng thank you. Alam niya na kung kailan dapat magsabi ng thank you. Pag halimbawa may inabot sa kanya na ni-request niya or parang binigyan siya ng food, nagsasabi siya ng thank you. Hindi ko sure kung paano niya yung natutunan. Siguro sa napapanood din niya kasi... Or siguro kasi nababanggit ko din minsan pag merong mga binibigay sa kanya, like kung sasabi sa kanya, magsabi siya ng thank you. Yun, na-practice naman niya yun over the years. And last thing mga moms na na-observe ko kay Kate, nakakaintindi na siya ng mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid niya. So dapat maging mindful na talaga kami dalawa ng dada niya sa sinasabi naman siya sa actions namin. Kasi ginagaya niya. So yun. Yun yung mga na-observe ko na milestone ni Kate ngayon nag 2 years old siya. So hindi ko sure kung ano pa yung ibang milestones na kagaya ng sa mga baby ninyo kung ka-age. Pero kung kagaya din nun kay Caitlin, so nasa age lang talaga nila yung mga ganong bagay. Usually daw ang pagiging terrible, nagla-last siya hanggang age 4. So yun, kailangan talaga ng mahabang pasensya tsaka maraming hingang malalim. So yun, thank you so much mga moms for watching this video. If you like this video, please click like and subscribe to my channel. Also tap the notification bell beside the subscribe button para ma-notify po kayo sa mga upcoming videos pa na i-upload ko. And if you like this video, please leave a comment in the comment section below. And same with kapag meron po kayong mga feedback na gustong sabihin. Thank you so much for watching and thank you sa pag-join sa amin sa aming biyahe. Thank you so much for watching. Bye.